Hey guys, it's me, Flory. Welcome back to my YouTube channel. For today's topic, ay isi-share ko sa inyo kung ano nga ba yung mga pagkain maaaring makatulong sa mga babaeng mayroong irregular menstruation o nakakaranas ng hindi regular yung kanilang buwan ng dalaw. At kung ikaw naman ay may asawa at irregular ang iyong menstruation, much better na mag-PT ka muna before mo gawin ito for the safety mo na rin. At if ever kung preggy ka man, huwag mo na itong ituloy, or kung hindi man, just to make sure lang talaga na hindi ka preggy bago mo to gawin. And so without further ado, let's start. Alam nyo ba na mayroong tatlong klase ng irregular period na nararanasan ang mga babae? Ang una ay tinatawag na amenorrhea o hindi pagkakaroon ng mahigit sa tatlong buwan. As in 3 months, within 3 months or mas mahaba pang buwan na hindi nagkakaroon or walang buwan ng dalaw ang isang babae. Ang sumunod naman ay tinatawag na oligomenorrhea o pagkakaroon ng mahigit sa 35 days ang pagitan ng menstruation or ng buwan ng dalaw o irregular yung mens nga. Ito yung kadalasang nararanasan ng marami sa mga kababaihan or mas mahaba yung pagitan talaga na days before dumating si dalaw. At ang pinakahuli ay menorrhagia o pagkakaroon ng mens na lagpas sa isang linggo. Ang normal kasi na araw ng pagkakaroon ng mens is 3 to 4 days lang, yung mga normal talaga. Pero merong mga babae na nakakaranas na 1 week na hindi pa tapos yung kanilang menstruation. Kinoconsider din yon as irregular menstruation. So, ang unang pagkain o inumin na pwede nyong i-take ay luya. Ang luya ay nakakatulong upang maibsa ng sakit na dala ng regla. Ang luya ay kilalang pamparegla, kaya maganda itong gamitin kung sa tingin mo ay hindi regular ang iyong dalaw. Paano nga ba gamitin ang luya? Magpakulo ng kalahating kutsarita ng dinikdik na luya sa isang basong tubig sa loob ng 5 hanggang 7 minuto. Lagyan nito ng kaunting asukal. Inumin ito 3 beses isang araw pagkatapos kumain. Gawin ito sa loob ng isang buwan at higit pa. Ang pangalawa ay cinnamon. Ang cinnamon o kanela ay isa ring pagkain na pamparegla. Ito ay kapaki-pakinabang para gawing regular ang iyong buwan ng dalaw, pati na ang pagbabawas ng sakit na dala ng paghilab ng tiyan tuwing may regla. Ayon sa tradisyonal na medisina ng mga Inchik, ang cinnamon ay nagdadala ng init sa katawan. Isa pa, ang cinnamon ay nagtataglay ng chemical na hydrocyclone na pinaniniwala ang nakapag-maintain na ng dami ng insulin na may epekto sa pagiging regular ng regla. Samantala, isang pag-aaral ng kasalukuyang ginagawa ngayon para patunayan na ang cinnamon ay may mabuting epekto para labanan ng sakit na polycystic ovarian syndrome. Paano nga ba gamitin ang cinnamon? Maghalo ng kalahating kutsarita ng cinnamon powder sa isang baso ng gatas. Inumin ito araw-araw sa loob ng ilang linggo. Kung makakakuha ka ng cinnamon tea, maaari ka ring uminom nito. Pwede ring ibudbod ang cinnamon sa pagkain mo. Pwede rin itong ihalo sa kape. Ang pangatlo naman ay sesame seeds. Ang buto ng sesame ay nakakatulong para gawing regular ang iyong regla sa pamamagitan ng pagbabalansin nito sa iyong mga hormones. Ang sesame seeds ay may lignin, isang enzyme na nagpapababa ng sobrang mga hormones sa katawan. Meron din itong taglay na fatty acids na nakakatulong sa pagpapalabas ng kapaki-pakinabang ng mga hormones sa tamang sukat at daming. Paano nga ba ito gamitin? Patuyuin at ihawin ang isang dakot na sesame seeds. Gilingin ito o durugin upang maging powder. Kumain ng powder nito araw-araw habang wala pang laman ng sikmura. Lalo na sa ikalawang linggo pagkatapos ng regla sa loob ng ilang buwan. Pwede mo rin kainin ang inihaw na sesame ng buo araw-araw. Paalala, huwag kang kakain ng sesame seeds pag nagre-regla ka. Ang sumunod ay aloe vera. Ang aloe vera ay nakakatulong upang may saayos ang iyong buwan ng dalaw sa pamamagitan ng pagpapanatili ng tamang dami ng iyong hormones. Paano ito gamitin?
Kumuha ng mga dahon ng aloe vera, balatan at kayo din ng gel. Durugin o i-blender ang gel para gawing juice. Lagyan ng konting tubig at haluin. Pwede ring lagyan ng asukal o honey. Inumin ito isang beses bago mag-almusal. Ang sumunod ay hilaw na papaya. Mayaman ito sa carotene na pampalinaw ng mata. Nakakatulong ito upang mag-produce ang iyong katawan ng estrogen hormone, isang chemical na responsable sa pagkakaroon ng mens. Ito din ay isang subok na pagkaing pamparegla. Ito ay kilala bilang luna sa hindi regular na dalaw dahil sa kakayahan nito na pahilabin ang matres sa magandang paraan. Ito ay nakakatulong lalo na sa may mga kakaunti at hindi regular na regla na dala ng menopause at stress. Paano nga ba gamitin ang hilaw na papaya? Uminom ng juice na gawa sa hilaw na papaya. Pwede mo itong i-blender para maging juice. Inumin mo ito isang beses kada araw sa loob ng ilang buwan. Huwag kang iinom nito tuwing ikaw ay may regla. Ang sumunod ay luyang dilaw. Ang luyang dilaw o turmeric ay kilala bilang halamang gamot na may kakayahang mapainit ang katawan. Nakakatulong din ito upang gawing regular ang iyong regla sa pamamagitan ng pagbabalanse ng iyong hormones. May mga sangkap din itong nakakapagpalakas ng regla. Nakakapagpabawas din ito ng mga pananakit na dala ng regla dahil sa kakayahan nitong magalis ng pamamaga. Paano nga ba gamitin ng luyang dilaw? Kumuha ng isang kapat ng luyang dilaw at ihalo sa gatas o honey. Inumin ito araw-araw sa loob ng ilang linggo at obserbahan ang magandang dulot nito sa kalusugan. Makabibili ka rin ng mga food supplements na may taglay na luyang dilaw. Magtanong sa doktor kung anong supplement ang babagay sa iyo. At ang pinakahuli, pagkain ng itlog at tokwa. Ang mga pagkaing may protina ay nakakatulong din para ikaw ay magkaregla. Pinakamainam kainin ng itlog at tokwa. Pwedeng ilaga ang itlog, iprito, isahog sa iba niyo pang ulam. Sa tokwa naman, pwede mo siyang iprito, ilahok sa salad o gawing tokwa at baboy. So yun na nga guys, lahat ng mga pagkain or inumin na pwede niyong itake para maging regular ang inyong menstruation. Pero kung hindi kayo maniniwala dito sa mga herbal, pwede rin naman kayo magpakonsult sa inyong mga healthcare provider para maresetahan nila kayo ng gamot or ma-check nila kung meron bang problema sa matres ninyo. So sana ay nakatulong ako sa inyo at nakapagbigay ako sa inyo ng ideas and informations. At disclaimer ulit, I'm not a health expert. Lahat ng shinare ko sa inyo is based on my research lamang. So thank you for watching my video. Have a nice day everyone. God bless. Bye!